Hello guys, ang gagawin natin ngayon is maglilinis tayo ng wall mounted split type aircon ng brand iCoupil Super Inverter. Pero bago ang lahat ng yan guys, if bago ka pa sa ating channel at gusto nyo ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag like, share and subscribe para ma-notify kayo sa susunod na mga video. Okay, back to basic tayo sa paglilinis ng aircon guys. Pagkatapos nating ma-check kung maayos nang gumagana yung ating aircon, is turn off natin yung unit, tapos yung breaker. So ginawa kong una guys is tinanggal ko yung louver natin sa vertical, the air direction, tapos tinanggal ko rin yung air filter ng ating aircon. Okay, so ang susunod nating gagawin guys is ituturo ko sa inyo kung saan ba na yung lock ng ating unit. Okay, yan yung screw guys, tapos yung dalawang tinuro ko sa harapan is yung lock ng ating unit, tapos may screw siya sa ibaba guys. So una kong ginawa guys is tinanggal ko yung tatlong screw niya. Okay, so pagkatapos nating matanggal yung tatlong screw guys, susunod nating gagawin is tatanggalin natin yung cover ng ating pagsisilbihin nating control box or nasa or sa terminal block ng ating mga travelers. Tatanggalin natin yung kailangan lang natin sundutin yung cover gamit yung Phillips screwdriver. Pagkatapos tatanggalin natin ang wire socket ng ating display board para matanggal natin yung front panel ng ating cover kung saan nandun yung ating display board. Tapos ang pinaka-lock niya guys is nasa taas na bahagi ng ating cover. Kailangan lang natin yun i-pull. Pagkatapos nun guys, yung dalawang lock natin sa harap, so pwede na nating matanggal yung ating buong cover, yung buong face cover natin. So ang susunod guys is tatanggalin natin yung ating louver sa loob or sa horizontal na direction ng hangin. Okay, so may mga maliliit siya na lock sa harap guys, tapos yung magsisilbing hawakan niya sa ating air swing, kailangan din natin yung tanggalin. So dito guys, ngayon ko lang turn off yung breaker ng ating unit. Okay, dapat guys huwag kalimutang i-turn off yung breaker pag pag naglilinis tayo ng aircon, lalo na't babaklasin natin yung ating condenser sa unit na to. Okay, so ang gagawin natin guys is tatanggalin natin yung screw sa tabi ng ating evaporator, tapos tatanggalin natin yung air swing natin, tapos yung dalawang accessories natin ng dalawang accessories ng ating unit. May tag-iisang screw sila guys, tapos pwede na natin silang matanggal if natanggal na natin yung screw. Okay, bago ang lahat ng guys, if bago pa kayo sa ating channel at gusto nyo ang ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod na video. So ngayon guys, pwede na natin gamitin yung Phillips screwdriver natin para iangat yung ating evaporator. Ang purpose nun guys is para
sure natin na ma-clear natin yung ating drain pan sa unit na to. Okay, ang ganitong model pala guys is di natatanggal yung drain pan. Kaya ang ginagawa kong paraan is inaangat ko yung evaporator para makita natin yung daanan ng ating tubig. Kung kung clear ba siya pagkatapos nating linisan. Tapos dapat siguruin din nating malinis yung ating fan blower. Tapos yung ating evaporator, tapos yung ating main drainage. Okay. So ang gagawin natin susunod guys is lalagyan natin siya ng trapal. Ang gagawin lang natin guys is tatanggalin natin yung lock niya sa baba na nagho-hold sa ating bracket sa indoor unit. Tapos ilalagay niyo yung trapal tapos iipit niyo doon para di malaglag yung trapal. Tapos sa kabilang side, ang ginagawa ko guys medyo maikli sa left side ng trapal para mas madali siyang maipit sa unit. Tapos napapansin nyo sa right side ng trapal ko is medyo mahaba siya, kaya fino-fold ko siya. Huwag kalimutan mag-cover ng plastic sa ating kung saan yung nakalagay yung ating PCB board or nagsisilbi nating control box. Okay, pagkatapos natin siyang coveran is i-cover pa natin yung ating trapal dahil mahaba siya is i-fold pa natin siya. Okay. Tapos gagamitin na natin yung pang-ipit natin guys na sa tingin ko di na videohan dito. Yun yung iipit natin sa gitna ng ating trapal.
Okay, sa condenser na tayo, guys. Okay, ang una nating tatanggalin is yung screw ng cover ng ating terminal block. Kasi may hidden screw din yan, guys, patungo sa upper panel ng ating unit. So, kailangan natin yung tanggalin. So, yan, guys, yung screw niya. Para matanggal natin yan is kailangan natin tanggalin yung una natin tinanggal na cover. Tapos, tatanggalin natin yung screw sa kabilang dulo ng ating upper panel. So, dalawa yan, guys. So, tatanggalin natin yan para mahugot na natin yung ating upper panel ng ating condenser. Okay. So, natanggal na natin yung mga screw, guys. So, pwede na natin iangat yung ating upper panel ng ating aircon. So, ang susunod nating gagawin, guys, is tatanggalin natin yung grill ng ating condenser. So, para matanggal yun is kailangan muna nating i-unscrew yung screw ng ang apat na screw ng ating grill ng ating aircon. Okay na sa huling screw na tayo, guys. Okay, pwede na natin tanggalin yung ating grill. So, natanggal natin, guys. Ang susunod natin gagawin is tatanggalin natin yung ating fan blade ng ating condenser. So, ang kailangan natin gamitin is yung ating adjustable wrench. Tatanggalin natin yung nut niya. Okay, pagkatanggal natin ng nut is hihilahin natin yung fan blade paharap or i-pull natin. Pagkatapos i-secure natin yung nut, kailangan natin ibalik sa ating fan motor. So, susunod natin gagawin, guys, is co-coveran natin yung ating fan motor. Ang purpose nun, guys, is para di mabasa, para ma-secure natin na di mabasa yung winding, tapos di iingay yung ating bearing ng ating fan motor. Okay. Sa pag-wash ng aircon, guys, ulitin ko, dapat di nyo to isali yung ating PCB box. Okay. Pag nabasa yan, masisira yung ating unit. So, pag nagwa-wash kayo, dapat direkta lang sa ating condenser coil. Tapos, iwasan nyo na rin yung baba sa PCB box natin kasi nandun yung reactor. Kasi may mga butas kasi yan, guys, na may mga opening kasi yan na pag tinutok nyo yung hose nyo dyan or yung nose hole ng inyong pressure ng inyong washer is posibleng mabasa yung reactor nya doon. So dapat ingat-ingat lang sa pagwawash, lalo na sa mga inverter unit. Dapat yung winawash nyo lang is yung ating condenser coil. Pwede nyo naman yung gamitan ng paintbrush para malinis yung ganyan or kahit nga dry na basahan or medyo basa-basa lang na basahan, pwede nyo yung ulasan lang yung alikabok dyan. Pero please lang iwasan yung tamaan yung sa right side na bahagi or isang iwasan nyo yung mabasa yung ating
PCB box tapos sa ilalim nun kasi nandun yung reactor niya. Okay. So if nakikita nyo, purpose na binabaklas ko yan para nakikita ko saan patungo yung tubig. Okay, if napapansin nyo, yung tubig ko is dun lang sa ating condenser coil. Tapos sa mga cover na walang kinalaman sa PCB natin. Mas maigi kapag nagwawash kayo ng tubig, mas maiging coveran nyo yung PCB box. Diyan guys, di ko na lang kinoveran para mas nakikita sa video kasi medyo lock ang space ng, if napapansin nyo, lock ang space ng pinaglagyan ng condenser. Halos wala nang mapuntahan yung naka-hold sa ating camera nag-video sa video na to. Pero todo effort kami guys, kasi gano'n yan ko kayo kalag. Tapos washingan na rin natin yung ating fan blade at grill. Tapos yung ating mga ating upper panel ng ating condenser unit. So I hope nagustuhan nyo tong video guys, at makatulong to lalo na sa mga nagsisimula pa lang or sa mga gustong matuto sa air conditioning or gustong maghanap buhay, gustong mag-service ng air conditioning. I hope makatulong to. So ngayon guys, tinanggal ko na yung plastic na ginawa nating pang cover sa ating fan motor. So pinupunasan ko na lang. Pasensya na kayo guys, ha, medyo lock yung space kaya mismo yung kumukuha ng video nahihirapan kasi medyo maliit lang yung space na nilagyan ng ating air conditioning. So ngayon guys, tinanggal ko yung nut, binalik ko yung fan blade, tapos syempre ibabalik natin yung nut para malak yung fan blade ng ating fan motor. Okay, nabalik na natin yung fan blade. So, ang susunod natin ibabalik is yung ating grill ng ating unit. So, kailangan lang natin ibalik yung apat na screw sa bawat dulo ng grill natin. Okay. Okay, yung panghuling screw. Pagkatapos nun guys, ibabalik na natin yung upper panel ng ating condenser. So una, ibabalik natin yung dalawang screw sa left side ng ating upper panel. Tapos yung nakatagong screw, babalik ko natin. Tapos yung cover ng ating condenser unit. So tapos na tayo sa condenser guys. Punas-punas na lang. Pagkatapos ng punas, yan yung resulta. Makintab at malinis na condenser. Siyempre plus na sa customer kasi binaklas natin yung
condenser. May pogi points na tayo doon sa ating clients kasi binaklas natin, di katulad sa ibang mga service center na di binabaklas yung condenser. So ngayon guys, dahan-dahan na nating tinatanggal yung trapal, tapos yung plastic na ginawa natin pang cover sa ating PCB board sa indoor unit. Okay, tapos nun punas-punas na lang. Tapos ibabalik na natin yun sa lagayan, sa tamang lagayan yung ating earth wing, tapos yung accessories nila. Or I mean yung accessory ng electrical accessory ng ating unit. Okay, yung panghuli. Okay, so nabalik na natin guys. So ang susunod natin gagawin is tatanggalin muna natin yung trapal ng ating unit. Huwag natin kalimutan yung ating louver sa horizontal na air direction ng ating unit. Pag binalik nyo itong louver natin guys, dapat dahan-dahan lang kasi medyo manipis yung plastic na ginagamit nila dito, lalo na yung clip na ilalagay natin, dapat tahan-dahan dyan kasi pwede kasi yung mabali. So yun, nabalik na natin. So yung cover, balik na natin yung cover. Okay, sa paglagay ulit ng cover guys, dapat yung lock niya sa harap, yung tinuro ko sa inyo, yan yung ginalaw ko. So dapat mabalik niyo yung una, tapos yung pinakahuli is yung pinakalock niya sa taas. Tapos balik na natin yung screw. Okay. So nabalik na natin yung screw guys. So yung front panel ng ating indoor unit kung saan nakalagay yung display board natin, ibabalik na rin natin. Syempre yung wire socket ng ating display board, huwag natin kalimutan. Tapos noon, dapat ilagay din natin sa tamang lagayan yung ating temperature sensor. Nalagay na natin sa tamang lagayan, ibalik na natin yung cover natin. Okay. So okay na tayo guys, nabalik na natin yung cover. Syempre yung louver natin, yung main louver or pang vertical na air direction. Tapos balik na natin yung ating air filter. So yun guys, matatapos na tayo
At sana nakatulong tong video na to. At huwag kalimutang palang mag-like, share, and subscribe sa bago pa sa ating channel. And this is Ricky guys, and I'm out.